Magandang araw po sa inyong lahat. Long time no see sa aking vlog. Sa mga baguhan nga pala dito, ako nga pala si Zoe Lee Vlog. Sa mga baguhan dyan, mag-subscribe na po kayo dyan. Pangdagdag ng ating panghanap buhay. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa Palingkinina at sa May. Ayan po guys, tuturuan ko po, ipapakita. Hindi naman ako magtutura kasi alam naman ninyong maglinis nito, no? So now guys, I'm gonna show you how to clean the rims. Because this is how I clean. Maliit man siya o malaking rims guys, ginaganito ko siya maglinis. Yes, ma'am. So first time is magsuot tayo ng gloves. Ayan, para at least iwas sa mga allergy dyan sa tubig or sa shrimps. So, gawin natin guys, guguntingin natin yung guguntingin. Ayan, ayan siya. Pero huwag niyong ibabad sa tubig kasi nga malanta yung shrimps, no? So, ang gawin natin unang-una, kailangan yung shrimps is dry siya. Tapos, ang gawin natin, pag halimbawa ganito kalaking shrimps, ganyan siya kalaki, ang ginagawa ko guys is guguntingan yan siya dito, ha? Ayan, guguntingan. Yung tingnan mo yung sa loob, yung sa likod nga pala dito sa likod. Ayan, di ba? Ito sa likod dito. Dito nyo siya i- kakat nyo siya dito yung ano niya, yung damit niya ba? Kung sa Bisaya pa guys, ano yan siya? Saput. Or tawag nila himbis. Yes, yeah. O, diba? So, ngayon guys, ang dalawang gamit na gagamitin natin dito paglinis ng shrimps po is toothpick. Toothpick siya at saka itong gunting. Meron kayong mas maliit na gunting is mas maigi siya para at least hindi mabigat. Lalong-lalo na pag marami yung lilinisan natin kasi ito sa akin, ano daw to siya, 5 kilo. So, marami-rami siya kasi prepared namin tomorrow, Friday, February 14, kasi nga birthday ng ating kaibigang kakublogger na si Nads Mayer. So, shout out sa ating kaibigan si Nads Mayer. Happy birthday for tomorrow! Ayan, ganda ang pantay ng aking kilay. For tomorrow, the corner niya, sinagbulag pa ng atlon. So guys, ayan na, pagkatapos mo na guys, halimbawa, nagunting nyo na lahat, pero ito kanina, ginunting ko na. So naisipan ko lang mag-vlog, di ba? So at least, ay kasaba. So ayun na guys, madami-dami itong ano natin, yung shrimps natin kasi, pero malalaki siya. So, ayan guys, malalaki yung shrimps na binili ng kanyang mister. So, ang bilis lang niyang linisan guys. So, ang yun na nga, sinasabi ko, yung gamit natin na panlinis is toothpick lang po siya, toothpick at saka yung gunting. So itong lahat po is nagunting ko na siya lahat-lahat, bali 5 kilo yan siya. So ang gawin natin, ganyan, kukuotin natin ito dito. Kukuotin. Dukot-dukotin natin ito dito guys. Dukot-dukotin natin itong, tanggalin natin itong medyo malanta, mabasa-basa dito. Guys, tanggalin natin itong ala, nakita nyo ba to? Itong ganito guys, oh. Ayan, so especially yung maitim na yan. Kasi yung maitim na yan, yan yung tinatawag nila na intestine ng tawag nito. Yung tinae siya ba? Tinae siya. Bituka pala sa Tagalog. Ng shrimp. So, kailangan natin yan tanggalin kasi yan yung ano nila eh. Parang tae ba yun? So, tatanggalin natin siya, tapos hihilain natin. So, yan yung ating kailangan tanggalin sa shrimp. So, imagine nyo, pag hindi nyo linisan, yan yung kinakain natin, di ba? Nakadere. Oh, pero yung iba guys, is ano sila eh, may technique sila paano maglinis. Hindi na nila kailangan i-cut dito sa likod. So, may way sila na dito lang nila kinukuot guys. Pasensya na kasi Bisaya ako. Ganito, ang yung iba guys, hindi na nila to kailangan i-cut kasi may special way sila kung paano nila dudukot-dukotin yung
tinai sa ilalim. So, ayan na po yung ating nalinis, guys. Oh, ayan na. So, kukontinue natin to ha. Papakita ko sa inyo mamaya. Kasi ito, plano namin to i-grilled namin for tomorrow. Yeah, i-grilled namin to. So, sana ma-upload ko to siya ngayon. At saka guys, alam nyo, hindi baka sa mga hindi pa naka-notice dyan, yung streams kasi merong, ano siya guys, yung parang, para siyang bituka, pero iwan kong bituka. Kung sino man nakaalam sa inyo ha guys, kasi, sa inyo. Dragging, kung baka ano sa inyo guys, kung hindi pa naka-notice nito kasi ako ilang beses pag naglilinis kasi ako ng ano guys, ng ito, may nakikita akong medyo matigas na parang kung basiba. Parang ano siya guys eh, sa Bisaya ba yung parang bitok? Bulate. Bulate siya guys kasi nga, oo, may hindi naman lahat, yung iba lang meron. Oo, yung iba meron kaya... Mula noon guys, tinatanggalan ko siya talaga ng ganito. Papakita ko sa inyo ha. Pero nakita niyo naman kanina. Guys, pasensya na kayo, hinihingal ako ha. Ganito ako na. Hinihingal ako guys, tapos yung throat ko nagda-dry. Hoy, buyag, tawon. Ayaw po ng tawon. Ay, matay. Gagmay pa akong anak. Oh, ayan na. So, malinis na yan, ha? Ayan, malinis na siya. Ayan, ito na namang isa. Guys, bali tapos na po tayo. Ay. Guys, tapos na po yung ating paglilinis ng ating pula akong kilay, dai no. Okay, nahubag na akong lesa. Ah. Dai. Guys, tapos na po yung ating paglilinis kanina. Yun nga, ang kailangan natin is yung toothpick lang at saka yung gunting. Tapos hugasan, yun na. Tapos pina-dry ko. Tapos diniretso ko na siyang i-marinate. So ito na yun kasi nga marami-rami tayo bukas nakakain nito. So ito na po yun lahat. Isang malaking kaldero. Anong Tagalog ng kaldero, Day? Kaldero. Oh, kaldero nga. Ayan na siya. Ganyan siya kalaki. Ayan. So sa mga ano, sa spices naman, ito kasi Arabic ano eh, Arabic style ng pag-ano, ng pag-marinate kasi nga yung mga asawa namin, kung gusto din namin patikimin, so kailangan lagyan namin siya na mga ingredients na Arabic ingredients. So, ang lalaki guys, as in. Tignan ninyo kung gaano kalaki. Ganyan kalaki. Parang isang mukha ko, ho. Diba? So, yun na guys. Maraming salamat po. At salamat din sa mga walang sawang nagkasuporte sa akin. Yun na ang ating na-marinate na shrimps, guys. So, yung mga spices, sa mga interesado, paano mag-marinate ng Arabic way, yung mga spices, lalagay ko lang sa description box. So, maraming salamat sa inyo, guys! Thank you so much! Bye! I love you all! Nag-yellow, guys. Yellow yan siya, guys, kasi sa turmeric. Kasi yung pag-marinate ko, nilagyan ko ng turmeric. Yan, turmeric yan. Ayan, so tumitirik ang mata. Ayan. So, ito po yung sitwasyon niya. So, guys, maraming salamat again. Walang sawang pasasalamat sa inyo, guys. Thank you. Bye-bye. Love you all. God bless and thank you. Bye.